Hello, Aries, Sun, Moon, Rising, and Venus Signs. Kumusta po kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago po kayo dito, welcome na welcome din kayo. And thank you po sa inyong support. I truly appreciate it and God bless you all. Tignan po natin ngayon kung anong mga mensahe ninyo for today. October 25 po. Unahin muna natin mga trinkets. Anong lalabas para sa inyong mga mensahe? We have the zebra. Ayan, napakaganda, no? This is determination. This is about communication then. So, maybe, you know, you are going to be very determined ngayon sa kung ano man ang gusto ninyong gawin, ano man ang gusto ninyong, ano man ang mga plano ninyo sa ngayon. So, maybe you are on the go talaga, no? Determinado kayo na simulan, panindigan, at pagtagumpayan, no? That could also be communication na talagang maybe itatry ninyo talaga ngayon na maging clear kayo sa pagkikipag-communicate. Maaring you're going to change on how you're going to communicate with the people sa ngayon. Maaring may mga babaguhin kayong style ninyo sa pagkikipag-communicate. No, maaring magpa-practice talaga kayo ngayon ng kung ano ang effective communication. Ano? Kasi maaring dati, ang pick up ko dito, maaring ang iba sa inyo nahihiya mag-express ng sarili ninyo. But ngayon, parang ano na kayo, mag-i-improve ninyo yan. At mas matututo na kayo dito to express yourself kung ano man ang isip, nasa isip ninyo, nasa puso ninyo. Mas matapang na kayo ngayon, no? Na magsabi ng truth ninyo, kumbaga. So what else? We have the rabbit. Ayan, napakaganda. This is about abundance. This is about prosperity and good luck as well. So napakaswerte ninyo sa ngayon, ano? Aries. We have, oh, swerte talaga. We have the coin, ayan. So, this is also about money, no? Maaring may papasok na pera, financial gain. This is about investment. Maaring nag-iisip ang iba sa inyo dito na mag-invest ng inyong kaperahan. Or, not limited to pera, maaring effort. Then, ang talagang i-invest ninyo sa kung ano man ang gusto ninyong gawin, ano? And this also signifies that you will be pursuing the things that you really want sa ngayon, no? At yun din ang sinasabi ni Zebra, di ba? Malakas ngayon ang inyong determinasyon to go for what you want sa buhay, for what you want to pursue sa buhay. So, good luck, Aries! And we have Princess of Spring. So, napagaganda. So, you are really going to be very passionate about something dito. May mga plans kayo dito, may mga goals kayo dito na talaga namang maglalakas ng loob na kayong simulan ang pagtungo sa journey na to para marating ninyo kung ano talaga ang gusto ninyo. Pare-parehas ang sinasabi nila, no? So, parang ano kayo ngayon, Aries, wala kayong ibang nakikita ngayon kundi yung goals ninyo. Parang you are eye on the prize talaga sa ngayon. And ano kayo ngayon, driven kayo. Driven kayo na makamit talaga ninyo kung ano yung goals ninyo sa ngayon. Kaya gagawin ninyo ang lahat, no? Para makarating kayo doon sa tagumpay, no? And excited kayo dito sa journey na to because this is what you really want to do, no? This is what sparks, no, ng ano ninyo, ng passion ninyo, kasi this is your passion, this is what you want to do, this is parang ano ninyo to, parang dream come true ninyo ito, Aries. Kung ano man tong opportunity na to na you're going to grab talaga at this time, maaring matagal ninyong hinintay yung pagkakataong ito, no? At since nandito na siya, talagang hindi niyo yan papalampasan. We have the Six of Winter. Ayan. So, this is all. There is excitement din dito. Look at that. Si Kat, ayan. Natutuwa siya sa nakikita niya. No, meron na siya. Parang naaaninag na niya kung ano ang dadatnan niya. Kung ano ang pupuntahan niya. Yung ganon, ano? And there is an excitement talaga dito. Kung din ako napipick up. This is involving travel then, Aries. Maaring kung ano man ang opportunity na to that you're going to grab at this time, this requires you to travel. Maaring ang bagay din ito na nai-excite kayo is maybe job opportunity ito overseas. Maaring an opportunity for you to study.
study abroad, maaring this is an opportunity for you to expand your business or your knowledge or studies, mga ganon. Or maaring ano to, pangarap nyo talaga na mag-abroad kayo, doon kayo tumira, mag-migrate kayo, maaring ganon din ang ganap dito. Kaya you are very, very excited about this, no? Parang hindi na kayo makahintay, no? Yung parang ganon, I can't wait, diba? Na ma-experience na ninyo, no? Or to live your dream, kumbaga. Kasi feeling ko talaga dito, dream come true ito para sa inyo, no? So, maaring migration ito, maaring this is linked to pag-abroad, no? Maaring ganun ang ganap dito. Kaya, ang lakas ng napipick up kong travel, no? So, let's see, what else? Nine of Spring. Ayan, kung ano man ito, huwag ninyong sukuan yan, Aries. Huwag ninyong sukuan. Maaring may mga ma-encounter kayo dito ng mga problema, mga challenges, no? But normal lang yon, normal sa buhay ng tao yan, na wala namang perfect na journey, walang perfect na sitwasyon sa buhay natin. There is always something na magka-come up na may mga challenges, but huwag kayong panghinaan ng loob, because yung mga binibigay din sa atin na challenges, hindi yan sa atin binibigay na wala tayong kakayanan na lusutan yan, no? Everything na dumadating sa buhay natin na mga challenges or problema, binibigay yan sa atin dahil alam ng Panginoon na kaya nating solusyonan yan. He knows that we can get around it. Kaya yan ang binibigay sa atin. Kaya, ano man ang mga ano, medyo konting problema dyan, konting humps and bumps na may encounter ninyo sa buhay, along this journey, normal lang yan, no? Normal lang yan, lakasan lang ninyo ang loob ninyo, lagi lang kayo magdadasal, at mahahanapan ninyo yan ng solusyon. But never give up, no? Never give up, dahil kayang-kaya ninyo yan, no? Walang dapat masayang dito na oras, resources, pagkakataon, no? Kaya kahit kung may konting problema man, step back a little, magpahinga, mag-reflect, magmuni-muni kayo, mag-isip, magdasal, and before you know it, meron na kayong may isip na solusyon, no? So, minsan kailangan lang natin ng quick break from the problem itself para makapag-isip tayo, no? Ng kung ano ang susunod nating gagawin. And get back to it and continue on, no? At pasasaan ba? At ikaw ay magtatagumpay din, no? So, good luck to that Aries, and that's all I have for you for today. I hope nakatulong mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello Leo, Sun, Moon, Rising, and Venus Signs. Kamusta po kayo? Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome na welcome din kayo. Thank you po sa inyong support. I truly appreciate it, and God bless you all. Tingnan natin ang mga messages ninyo for October 25. For Leo, unahin natin yung trinkets. Pinakita agad sa akin ng mga guides ko yung trinkets. Okay, so we have the Zebra. Ayan, this is about communication. Maaring mas magaling na kayo ngayon sa pagkikipag-communicate, ano, Leo? Maaring may mga bago kayong pamamaraan ngayon ng pag-communicate, no? Maari din na may mga parating na communication. May mga correspondence na parating sa inyo sa ngayon. Maari din ganun, no? This also signify determination, no? So, maaring may mga bala kayong gawin sa buhay, may mga plano kayo ngayon, may mga endeavor kayo na balak simulan, and you're going to be very determined sa ngayon to reach whatever that is, no? What else? We have Peace Sign. Napakaganda nito. Merong mga pagbabate dito. May napipick up akong may mga hindi pagkakaintindihan with another person. And ngayon, magkakabati na kayo. Maaring magkakausap na kayo. You're going to come up with a peaceful resolution. At magiging at peace na kayo, no? Magiging at peace na kayo kasi may reconciliation na, no? Na napipick up ako dito for some of you. So, matatapos na din ang problema ninyo dito with another person. Change and transformation is coming in. Malaki ang pagbabago. Napakalaki ng butterfly na to. So, malaking transition ang mag-unfold sa buhay ninyo dito, Leo. Depende sa inyong sitwasyon, but that could be in different,
parte ng buhay ninyo, no? So what else? Napakaganda. Kaya pala ang laki ng transformation na mangyayari because the wheel energy is here. This is destiny at play. This is the divine universe intervening in your circumstances sa ngayon para ayusin ang kalagayan ninyo, no? Kung nasa magandang estado na kayo ng buhay ngayon, mas lalo pang gaganda ang buhay ninyo. Kung medyo naman nandun tayo sa hindi masyadong paborable ang mga nangyayari sa buhay ninyo, this is the chance, no? Na binibigay sa inyo ng divine universe, tutulungan kayo, no? Ng divine universe na maisaayos ang inyong kinalalagyan sa ngayon. It's the universe, rearranging itself ngayon para nang sa gayon maayos ang inyong sitwasyon, no? So there are going to be changes dito, massive ang maaaring transformation na mangyayari sa iba't ibang parte ng buhay ninyo, but this is for the better, no? It is going to change for the better. So napakaganda. Maaring mabilisan ang galawan dito, ang ganap ng mga pangyayari. You know, there's so many surprises na maaring mag-unfold dito, but everything is to change your life in a positive way, no? At ang swerte din ninyo dito, no? Leo, this is also swerte. This is good luck and good fortune on your side. So what else? You have Queen of Spring, you're going for it, no? You're going for it. Kung ano man ang mga pagbabagong mangyayari dito, you're going to embrace it fully, entirely, talaga, no? Yang excited din kayo, excited kayo. So, it feels like to me dito na maraming magbabago talaga, and magiging excited kayo dito. You're going to be very, very happy, elated, yung ganon. Yung parang hindi kayo makahintay na makita na ninyo ang resulta ng mga pagbabagong ito sa buhay ninyo. So, yun ang napipick up ko dito. Maari din, ang iba sa inyo dito is, hindi na magtatrabaho, no? Nang nasa opisina or nang 9-to-5 job ninyo because mas gusto na ninyo ngayong magtayo ng sarili ninyong negosyo na kayo yung magiging boss. Magiging boss ninyo, sarili na ninyo yung oras. You will be your own boss na, kumbaga, no? Leo, so yun ang napipick up ko dito. Ang ano ninyo ngayon dito, you're very determined talaga with the zebra here. You will be very determined to reach for your goals, no? May mga goals din kayo dito na sinet ninyo for yourself in the past, and ngayon sobrang ano ninyo, sobra ang adrenaline ninyo, sobra ang excitement din ninyo, sobra ang drive din ninyo ngayon and determination to reach for your goals, no? Leo, so congrats and good luck to that. King of Spring, King and Queen of Spring. Wow, talaga naman hindi kayo papaawat dito. No, hindi kayo papaawat dito. Sa mga pagbabagong itong mangyayari sa buhay ninyo, pati kayo, hindi rin kayo magpapaawat. You are going to grab that opportunity as well to create other changes that you really want to create sa buhay ninyo matagal ng panahon, no? And ngayon, this is your chance, no? You're really going to grab that opportunity para gawin na din ninyo kung ano man yung mga gusto ninyong gawin na pagbabago, no? Maari din ang iba sa inyo dito will be promoted, no, to a leadership role. Maaring aangat na finally, no? Matagal na ninyong pinagtrabahuan ito, pero ngayon pa lang, maaring ngayon pa lang ninyo makukuha talaga yung return of investment ninyo at sa lahat ng pagsisikap ninyo in the past, no? Pagsisikap ninyo sa trabaho, ngayon finally makikita na din ng mga boss ninyo ang inyong pagsisikap at ang inyong pagtsatsaga, ang inyong galing, at finally magpo-promote na kayo. So good luck, no? Entrepreneurship dito also is very possible for some of you. Magne-negosyante na talaga ang iba sa inyo dito, Leo. Maaring nakapag-ipon na kayo, maaring may dumating na malaking kaperahan sa inyo or opportunity to put up your own business. Kaya you are going to grab that opportunity sa ngayon. Hindi mo na yan papalampasin. So, good luck, no? So, that's all I have for you for today. I hope nakatulong mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste.
Hello Sagittarius, Sun, Moon, Rising, and Venus Signs. Kamusta po kayo? Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Instar Tarot. Kung bago kayo dito, welcome na welcome din po kayo. And thank you po sa inyong support. I truly appreciate it and God bless you all. Tignan po natin ngayon ang mga messages ninyo for October 25. For Sagittarius, kuha muna tayo ng mga trinkets. Unahin natin siya. So we have a tortoise, ayan, slowly but surely getting ahead. Yun ang ano ngayon ni Sagittarius, yun ang approach ninyo sa buhay ngayon. You are not in a rush, you're taking your time, you are moving cautiously dito, no? You're taking small steps ngayon, parang baby steps ngayon na ginagawa ni Sagittarius. We have the owl, ayan. This is about intuition. This is about change and transformation. And good luck, no? So, maswerte din kayo sa ngayon. May swerte din kayo ngayon. Sa mga pagbabagong ito na mag-unfold sa buhay ninyo, may kasamang swerte ang mga pagbabagong yan. And also, maybe because you are also being guided here by the divine, no? May mga downloads na pinapadala sa inyo sa Sagittarius and Divine Universe through your intuition, no? Kaya make sure na papakinggan ninyo yan, no? Nang may ano kayo, may gabay kung ano na ang mga susunod din yung gagawin. It's really beautiful. We have a queen. This is ano, this is you going to pursue what you really want to pursue in your life. So ngayon talagang parang buong-buo na ang inyong isipan, buong-buo na ang inyong loob na simulan na or ipagpatuloy na. Kung meron naman kayong nasimulan na before, ipagpapatuloy ninyo, no? Paggalaw dito ang journey ninyo towards whatever you want to ano to do in your life, no? So what else for Taurus? We have Two of Spring. Yan, this is partnership, no? This is partnership. Maaring ano to, business partnership, maaring this is partnership in a project, maaring may collaboration dito na mangyayari din for some of you. Maaari din ang iba sa inyo is making plans sa ngayon, ano, on a certain endeavor. Maaring nag-i-strategize kayo ngayon, maaring nag-di-discarte ngayon, or maaari din na nakapagplano na kayo, but now, nasa position kayo, no? Nasa kalagayan kayo na kailangan ninyong mag-isip or mamili or make a decision kung alin ang uunahin ninyo, kung alin ang ipaprioritize ninyo. So, what else for Sag? We have strength. Ayan. So, you may need your inner strength dito in order for you to, ano, to pursue kung ano man ang gusto ninyo dito ang i-pursue. Kasi maaring sa tingin ninyo, that is very impossible, no? Na mangyari or magawa ninyo kung ano man ang balak ninyo dito. Pero walang imposible sa Panginoon, di ba? Sagittarius, lagi ninyong alalahanin yan na there is nothing is impossible with God. Ang importante lang dito, nagdadasal tayo, humihingi tayo ng gabay, susundin natin ang kanyang gabay. And kung yan ay para sa atin, God will send you support, no? Resources, tao, enlightenment, whatever it is that you need para magkaroon ka ng direction patungo doon sa kung ano man yung binabalak ninyo, if that is for your best interest, if it's part of the divine plan, it will happen, no? At susuportahan ka. And ngayon, you know, maaaring nasa tamang daan ka nga, di ba? Maaaring yung plano mo na yan is will be best for you. Kaya maaaring susuportahan ka na dito ng divine universe by giving you inner strength, by activating your inner strength and courage nang sa gayon mapangatawanan mo kung ano man ito na gusto mong gawin, ano, kung ano man itong mga plano ninyo para pagtagumpayan. We have the King of Summer. Ayan. This could be, ano, this could be a time for falling in love para sa iba sa inyo, Sagittarius. Maari din na ito naman yung ano ninyo ngayon. Maaring ito naman yung nararamdaman ng iba sa inyo ngayon. You're falling in love. Maaring yung focus din ng iba sa inyo dito is relationship, no? Or getting into a relationship. Or kung nasa relasyon naman na kayo, maaring yung focus din ninyo ngayon is to nurture, to cultivate the love, no, na meron na kayo with your person. So, maaring ganun din ang ganap. And speaking of, ano kanina,
of intuition. It feels like to me ngayon na you will be extra intuitive and sensitive. No, ang pakiramdam ko dito with the King of Summer energy, maraming downloads dito ang ipapadala sa inyo ng Divine Universe in order to guide you, no, sa journey ninyo. Kaya napakahalaga ngayon, Sag, na pakinggan ninyo kung ano yung bulong ng iyong intuition in order for you to, ano, to be on the right track, no? Kasi dadalhin at dadalhin kayo sa tamang daan na, na dapat ninyong puntahan, no, Sag? So, good luck, and that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste.